Ito na po yung finished product ng Obilet. Sorry, it's DJ. What's up mga palangga? Welcome back to my vlog. So, yung vlog po natin ngayon ay how to make Obilet. Okay. So, yung Obilet na to ay isang favorite naming pamerienda doon sa Iloilo. Okay. So, parang doon ko lang nalaman din na sa Iloilo lang meron nito. Para kasi dito sa Manila, hindi naman sila gumagawa nito. Kaya bigyan ko kayo ng idea at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Obilet. Okay. Kasi isa itong pinakamasarap na pamerienda. Okay. Na hanap-hanapin niyo at hindi kayo magsasawa. Paano masabi? Gago! So, ito muna yung ingredients na pakita ko sa inyo. Isang kilo ng malagkit. And then, pero pag kuha na siya, pag luto na siya, marami na siya. Sa isang kaldero na malaki. Dapat rice cooker para mabilis. Okay. And then, dalawang Nestle cream. Okay. And then, isang condensed na lata. Okay. At food coloring na ubi. Dapat yung tansya nyo lang, yung tama lang yung paglagay nyo, hindi marami, hindi din ma... Hindi, huwag nyo tubusin to. Kasi pag inubos nyo to, pakit yung lasa, makapla siya. Kaya dapat kailangan, natural lang yung pagkulay niyan. Kung kulay ubi na siya, yun na, okay na siya. Okay. So, yung obilet na ito ay tinatawag siyang isang malagkit at plus na ubi na coloring niya. And then, pero sa amin kasi tinawag siya ng obilet kasi yung obi ay yung malagkit ay tawag sa amin ay pilit. So, obi plus pilit equals obilet. Kaya yung tinawag siyang obilet. So, mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung paano gumawa ng obilet. Kaya abangan nyo mamaya. So, first step ay sainin muna yung malagkit. Nagtahin niya pala yung ate ko. Suluto na siya, and then antayin na natin yung next step na yung ibang ingredients na ihalo sa dito sa malaki. So second step, pag-alawin natin yung Nestle cream at saka fondant. Siyempre, naiingit pa rin yung kakasabi. Medyo, tawag dito. Makan ata dito ba? 2,000 years later. Sarap masipag tayo sa pag, ano dahil? Pag... Any months later. Hindi, sa paghalo, kasi kailangan natin, bantayan natin siya. Saka kailangan natin na malagkit talaga siya. Kasi pag hindi siya malagkit, nilagay mo lang siya na mainit na parang tubig lang, hindi siya masarap. Saka hindi siya medyo makapit sa malagkit. Ito na po siya. So ito lang po siya, halo-haloin lang. Sa ikot-ikotin, parang love life, inikot-ikot ka lang. Pinapaikot ka. Lumagkit siya. So ganito lang yung mga palangga. Ikot-ikot lang siya. Hanggang sa nahilo ka. Nahilo ka ba? Nahilo din ako eh. Para love life lang yan. Ikot-ikot ka lang. Hanggang sa mawala ka sa kanya. Antayin lang natin na lumagkit siya. Mas mabilis lang naman ito eh. So ganito lang gawin niyo. Ikot-ikotin niyo lang siya. So, kailangan natin mag-separate ng isang mangkok para toppings mamaya sa taas ng malagkit. Next, kailangan natin ipagalo yung malagkit dito para maging kulay violet siya lahat ng malagkit. A few inches later.
2,000 years later. Finish product po siya. Ito na po yung obilet namin. Pagkita siya ng tayo sa taas. That just makes perfect. Sarap to guys, pamirienda. Kung may makamakapal. Hindi na lang gutom. Yung toppings po namin is pure condensed, wala siyang halong whipped cream. Ito na po yung finished product ng Obilet. Masarap! So mga palangga, ito na po yung finished product ng Obilet na niloto namin. Sarang! Sarap diba? Tara kain tayo. So yun na, ganun na kadali gumawa ng Obilet. So sana magawa nyo rin ito kasi binigyan ko kayo ng tips kung paano gumawa ng Obilet. Masarap ito pang merienda kahit kinabukasan pa or another day nyo kakainin. Ganun pa rin yung lasa niya. Sobrang sarap. Thank you for watching. See you on my next vlog.